Gumalaw po yung isang fault na malaki po siya, mahaba, at ito po ay ang Abra River Fault. At ito po ay nagdulot ng magnitude 7.0 na lindol kaninang alas 8.43. Binulabog ng malakas na lindol ang ilang mga lugar sa Northern at Central Luzon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS pasado alas 8 kaninang umaga. Batay sa ulat ng PHIVOLCS na itala ang sentro ng lindol sa silangang bahagi ng Lagangilang Abra. Paliwanag ni Director Renato Solidum, mayroong nakitang tectonic movement sa Abra River Fault ang PHIVOLCS na naging dahilan ng malakas na lindol kaninang umaga. Anya, isa itong aktibong fault line at posible talagang magdulot ng malakas na lindol. Sa tindi ng lindol, naramdaman pa hanggang sa Metro Manila ang malakas na pagyanig. Sa datos ng PHIVOLCS, Intensity 5 ang naramdaman sa lungsod ng Maynila at Malabon, habang Intensity 4 naman sa Marikina, Quezon City, Pasig, Valenzuela, maging sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Pansamantala namang ipinatigil ang operasyon ng mga linya ng tren kanina bilang bahagi ng security protocols tuwing may lindol. Pinababa ang mga pasahero ng MRT3, LRT1, LRT2 at PNR at agad na nagsagawa ng safety check sa buong linya ng mga tren. Nagsilabasa naman ng gusali ang mga empleyado at nagsilika sa ligtas na lugar. Pero makalipas ang ilang oras, ibinalik na rin ang mga biyahe ng mga tren at nagsipasok na muli sa building ang mga empleyado. Totally, nung naglalakad lang ako sa hall, talagang parang sabi ko parang nahihilo ko. So nung mistap ako, doon ko na naramdaman. Tapos may mga nakasabit kasi kami mga payong dyan sa ano, which yung mga design sa mga dealer. Nakita kong gumagalaw. So doon ko na-confirm na lindol na talaga siya. So siguro ilang minuto rin yung naramdaman namin na ano na lindol na yun. Eh nasa loob ako ng motor. Ay naramdaman ko napakalakas nung Akala ko ako may nagbibiro dito sa motor ko. Malakas ho yung kalog. Yan. Tapos tinignan ko sa taas. Kumakalog pati yung mga wire na yan Gumagalaw. Oo, pati yung poste gumagano. Nailong ako Babala ng PHIVOLCS, maaari pang makaranas ng mga aftershocks sa mga susunod na araw. Kaya't payo ng mga otoridad sa publiko na manatiling naka-alerto at gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa posibleng aksidente. Marami po talaga niyan ay first 2 to 3 days. With time, bababa po ang bilang in the week and pababa ng pababa. Pero hindi po tuloy-tuloy na bababa ang magnitude. Minsan may pasulpot-sulpot, tataas na naman ng konti, but the general trend, magde-decrease yan with time. No? Importante po yung mga susunod na mga araw para doon sa mga lugar na malapit sa epicentro. Kasi yan po yung kasagsagan ng marami at mas malalakas na aftershock. As of 1 PM kanina, umabot na sa 227 ang bilang ng mga naitalang aftershock ng PHIVOLCS. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.